Kumusta po? Ano po ang naging resulta sa ikisinakatuparang pagdinig sa budget po para sa 2023 ng NCSC? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at senior citizen. This is Tita Eda. Marami ang nagtatanong kung may budget ba talaga para sa senior citizen. Gaano ito kalaki? Sino na ba talaga ang hawak o in charge sa mga benefits ng senior citizen? Atin pong pakinggan ang panayam kay NCSC or National Commission for Senior Citizen Representative. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Kumusta po? Ano po ang naging resulta sa ikisinakatuparang pagdinig sa budget po para sa 2023 ng NCSC? Nakikibalita lang. Kaalan, yung budget kasi ng NCSC, yun lamang yung aming isinubmit. Originally, humihingi kami ng medyo malaki, 2 billion. Kasi pupunta sa amin yung trabaho ng pagdi-distribute ng social pension. Mm-hmm. Hindi kasama yung social pension doon. Pero dahil sa bago pa nga yung ahensya, wala pa kaming mga empleyado, ang ibinigay ng DBM sa amin na NEP ay 83 million out of the 2 billion. Mm-hmm. Ngayon doon sa lower house, di umano, nagbigay ng dagdag na hindi ako magkakamali, mga 50 million. Pero doon sa Senado, ang sabi ni Senator Amy Marcos, nagdagdag daw sila ng humigit kumulang mga 90 milyones pa. Kaya kung hindi ako nagkakamali, ang inaprubahan ng Senado na i-discuss ngayon sa susunod sa BICAM ay 191 million. Linawin lang natin, ang pinag-uusapan kasi doon yung budget namin ng NCSC. Hindi kasama doon yung budget ng DSWD para sa social pension. Kasi kung magugunita ninyo, yung agreement, yung MOA between NCSC at DSWD ay napirmahan lamang noong June 29 ngayong taon. Mm-hmm. Samantalang yung budget, sinasubmit yan ng ahensya sa DBM, ang deadline ay May 30. So noong May 30 ngayong taon, wala pang agreement ang NCSC at DSWD. So necessarily, DSWD ang nag-submit ng budget para sa social pension. Ito nga yung 26.9 billion. So pagka pinag-usapan yung budget namin or yung budget ng DSWD, hindi kasama yung social pension. So yung budget namin, di umano approve na. Ngayon nasa sa Kongreso kung malalagyan ng pondo yung additional na 500 pesos na itinatadhana ng RA 11916. Kasi yung 11916 na yon naging batasyon ng July 30. Tapos na yung submission ng budget ng DSWD sa DBM para doon sa 500. So kung sinabi ni Congressman Ordanez, sana magbilang anghel siya, na malalagyan ng pondo, magiging 52 billion yung budget ng social pension. Mm. Ang magdi-distribute noon, kung ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin ay DSWD pa rin. Kasi hindi pa nga kami nakakabuo ng aming mga staff. Wala pa kasi kaming selection board, kaya hindi pa kami maka-hire, makapag-employ ng mga permanent employees. Pero sangayon doon sa aming MOA, kahit na DSWD pa ang magdi-distribute dahil nasa kanila yung pera, kami naman ang mamahala. Kaya yung mga empleyado ng DSWD na sumusweldo sa ilalim ng social pension, lilipat yun sa amin ng dahan-dahan. Para kapag kumpleto na yung aming mga staff at kaya na namin isagawa yung pagdi-distribute, at saka palang magiging fully for implementation ng NCSC. So lilinawin ko lang, yung budget namin ay di umano, pasado na.
Pero hindi kasama dito yung social pension. Ibang usapan kasi yung social pension. Aha. Lumabas sa mga balita, ito naman kakaiba no, sa mga sa pension naman po ito. Lumabas sa mga reports na ang mga senior citizen na sumobra o lumampas sa 100, halimbawa 101, ay makatatanggap po ng 1 million. Ano na po ang status nito, Commissioner? Kung hindi po ako nagkakamali, nakapasa na yan sa lower house. Mm-hmm. Hindi ko alam po natakel na ng Senate. Kung natakel na ng Senate, dadaan ulit yan sa BICAM. Mm-hmm. At kung sakaling ma-approve ng BICAM, ang susunod na problema po niya ni Pondo. Kasi nai-submit na, nag-deliberate na ang Kongreso sa Pondo ng 2023 sa GAA. Kaya kung sakasakali na magiging batas yan ngayong taon o sa susunod na taon, kung magiging batas yan bago mag-May ng 2023, baka maisali yan sa NEP para sa 2024. Pero kung hindi, at after ng May, baka sa 2025 pa yan. Pero ang unang-unang problema, maipapasa kaya ng Senado o ng Kongreso ngayong taon. Alright. Ay, tatanda rin sila eh. Tatanda rin ang mga iyan eh. Anyway, alam mo, sa akin, I take it with a grain of salt, sabi nga eh. Sa akin, in God's time. Di ba? Yes. Kung minsan may mga pangyayari na parang hirap na hirap tayo, pero at the end of the day, makikita natin pag natuloy na, meron palang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na, ano, na magkaroon ng mga ganong delay. Okay. May datos ba tayo, Commissioner, kung gaano karami ang mga senior citizen na sa buong bansa? Noong 2019, nagkaroon ng census. Ang sabi ng PSA noong 2019, in 3 years, approximately 12.3 million. Ang Pilipino. So, based dun sa projection ng PSA noong 2019, we can assume na 12.3 million ang Pilipinong senior citizen ngayong taon. Mayroon ba tayong percentage doon sa sabihin na natin mga nasasawi, pumipikit na lamang eh, hindi nakakatikim interesting niya, no? Kasi ganito. Okay. Noong ang PSA noong 2019, wala pa yung pandemic. Mm-hmm. Di ba? Hindi nila na i-consider yung pandemic. Kaya hindi ko alam kung ano ang actual na number ngayon, pero based doon sa projection ng PSA noong 2019, mga 12.3 million yan ngayon. Mm-hmm. Para sa akin, ang basis natin, let's assume na 10 or 12 million yan ang binibigyan ng social pension ng DSWD. Projection para sa 2023 is 4,050,000. Pagkatapos merong 2,100,000 na waitlisted. So more or less out of either 12 or 10 million, 6,150,000 ang dapat tumanggap ng social pension. Okay. Last na lamang po, ano? Itong meron tayong ano rito? Katanungan galing sa ating mga YouTuber. Baka daw po pwedeng agahan o babaan ang edad para makaabil naman ang ating mga senior citizen. What is your reaction on this, Commissioner? Makaabil ng ano? Makaabil siguro. Ayan, ay itanong natin, ulitin ho ninyo. Okay, ano, okay, ganito, pero malamang pension yan. Okay, kung pinag-uusapan natin pension, ganito yan eh. Meron akong analogy dyan eh. Mm. Kung sakaling merong Christmas party, di ba? Okay. Hiningan ka na magbigay ng malaking halaga para doon sa bring me. Ano ang ibibring me mo? Kung ako, magbibigay ako ng 20,000, ang ipapabring me ko sa akin, lahat ng kalbo na kulot ang buhok. Kasi nakalagay doon sa batas, RA 7432, di ba? Tapos amended ng 9257, ang senior citizen ay 60 years old and above na Pilipino. Mm-hmm. Di ba? Yung social pension ngayon ay para sa senior citizen. Okay. So, ibig sabihin, yung social pension para sa 60 years old and above. So, paano mong bibigyan yung mas mababa na gagamitin mo yung batas na ang tatanggap ay senior citizen? Di ba? So, para ka nangihingi ng mga kalbo na kulot ang buhok.
Okay. Oh, yun yung analogy mo dyan. Okay. Yun ho nga, kung sakasakali, nga pala, mayroon pa akong naalala na ilang mga panukala na po ito na dapat daw babaan ng, let's say, sa halip na 100 years old, ano ho, eh babaan para maka-enjoy naman yung ating mga lolo at lola, magagawin nating 80 years old. Alam mo, kung, opo, kung magpapasa sila ng batas na bago, pwede. Pero dun sa centenarian, 10868, hindi pwede. Kasi ganun, nakalagay dun centenarian eh. Miski sa ang dictionary mo tingnan, ang centenarian, 100 years old. 100 years old. Oh, okay. Kaya nga, kinakailangan talaga maganda ang ugnayan ng NCSC at ng mga mambabatas natin. Ano, isa na dyan, ang senior citizen, at least. Maibababa kaya o mayroon bang inisyatibo ang NCSC na gumawa ng kampanya para maibaba ang edad para ma-enjoy pa ng mga lolo at lola yung pera? Kasi pagdating sa 100 years old, baka hindi na kilala ni lolo at lola ano ho ang pera na 100. Alam mo, yung centenarian, hindi naman yun para talaga bayaran siya eh. Actually, ang ano yun ay para hikayatin yung ibang Pilipino na makarating ng 100. Diba? So yung Centenarian Act, dalawang bagay yun. Una, yung recognition na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas na nirecognize siya dahil umabot siya ng 100. Pangalawa, yung binibigay na pera na yun ay upang mahikayat yung iba na iatingin yung 100 years old. Ngayon, marami kong narinig na ano eh, maraming nagpapanukala na magbigay ng bagong insentibo kapag narating ng isang Pilipino ang edad na 75, 80, 85 at 90. Oo, mayroon. Pero huwag nating ikakabit yun sa Centenarian Act kasi Centenarian nga yun eh. Diba? Hindi tama na sasabihin mo yung Centenarian Act ay babaguhin mo. Kasi ang Centenarian na 100 years old, gagawin mong 95. Oh, exclusive. Kaya pagka magpapanukala sila ng gano'n, kalimutan na natin yung Centenarian, iba yun. Kung magkakaroon ng ibang batas na magbibigay ng pera, ng halaga para sa aabot ng 80 anyos, pagdating niya ng 100, meron pa siya ulit dahil dun sa 10868. Okay, tama ho kayo. Ano ho, kailangan talaga ng panibagong batas. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!